Anong magkano pa siya? Good morning po. Ano po eh, nga po ang wag po maging lukewarm Christian po, yung patay kong patay po eh. Ano kanyari? Ang sabi mo, Paskong pag-usapan at patay kong patay. Hindi po kasi, ano po bang larawan nung... Yung Pasko. Oo po, yung Pasko. Pero siguro kasi, pupunta sa bayan. Kurak is coming to town. Di ba? Wala magpupunta sa mall, pupunta sa... Hindi na sa Santa Claus ngayon eh. Si Kurak na ngayon eh. Kaya lang Russian Santa Claus ito. Russian Santa Claus. Hindi siya marunong Manigalog, Russian yan eh. Kurak, di ba siya? Di ba naalala, Kurak? Ano ba talagang pangalan mo? Lakas mo, dito para marinig ka. Ano? Pangalan mo si... Ano? Russian kasi, kaya hindi ka marunong Manigalog, ano? Si... Kurak. Alan! Alan, kamuntik nang makalimutan. Alan din, yes. Gandang pangalan, oh. Apelido mo, Nunyesa. Okay, pero ang tawag sa'yo, Kurak. Ni Lola. Yung Kurak, Kurak, ngayong hari ng kalasangan, kababatan. Tarzan! No? Tarzan ko pala eh. Pero yung mga Russian, di ba, karamihan, ang pangalan nila, may ganyan. Ganyan, may Kurak, Kurak. So, yun lang, tapos na tayo. Pasko? Pasko na naman po. Ba't ano bang araw ngayon? December 6. Ano? December 6. Tapos next week po, Friday the 13th. So, anta lang mo. Sige. Pasko. Kahit di tanong, mag-ano ka, ikaw mag-lecture. Sige, ano? Ano po bang... Panglangit po ng mga langit talaga yung ano. Pugta na naman sa langit na wala. Rapture, mga pang-rapture po yung City of God. Kung gusto mo yung connect ko yung Pasko sa sinasabi mo. Opo, parang... Well, na ang Pasko. Pasko. Pasko na naman muli. Pasko na naman. Hindi ba nakagisa natin, birthday ni Jesus Christ? Opo. Historically, hindi totoo yun. Metaphorically, totoo. Yan, malalim yan. Ibig sabihin, para Santa Claus, hindi naman totoo yan eh. Pero dahil nga sa metaphorical lang dating, hindi yung historical Santa Claus ang usapan. So kahit walang historical Santa Claus, sapagkat yung Santa Claus, pag nakita ng mga tao, yan ay nagbibigay, regalo, di ba? May feeling of parang happiness, joy, di ba? Surprise, tama? Goodness, etc. So kahit walang Santa Claus, metaphorically, may Santa Claus, di ba? So sa iba, nakakabuti, historically, nakakasama. Kasi wala naman talagang Santa Claus. Now, yun ang medyo mahirap pag-usapan tungkol sa Pasko, Dick. Si Jesus Christ, dalawa lang din, historical o kaya metaphorical. Actually, sa scholasticism, Dick, si Jesus Christ, hindi na pinapaniwala ng ibang scholars na siya historical figure. Di ba? Tulad na maraming nakikita mo sa YouTube ng mga nakipag-debate sa mga Christian. Tama? Ano raw yung ibang concept kay Jesus Christ? Una, hindi man nag-exist daw eh. Pangalawa, nag-exist metaphorically. Para Santa Claus, hindi naman totoong may Jesus. Kaya lang, kailangan paniwalaan natin may Jesus kasi symbols yun ng love, joy, peace, mga ganun, di ba? Sa redemption, hope. Gets mo? So, itong mga taong ito, totoo, pati yung mga ibang Christian, practically, metaphorical sila. Hindi lang nila naintindihan. Hindi naman alam silang connection sa Diyos, kay Kristo. Pero pinagdiriwang nila yung so-called Pasko kasi kapanganakan ni Jesus Christ. Pero sa totoo lang, hindi man nila alam kung ano yung historicity ng birthday ni Jesus Christ. Halimbawa, si Kristo, historically, hindi sinilang ng December. Okay? Pinagliin siya December. Di ba matanda si John the Baptist ng 6 months sa kanya? At si John the Baptist, hindi naman sinilang ng ano ng buwan, kundi mga between June, July, mga ganun, di ba? Plus 6, December. Pinaglay si Jesus Christ, December. So, pwede pa, ipagdiwang ng mga tao, kung gusto nilang ipagdiwang, yung pagkabuhay ni Jesus Christ, historically, ha? December. Kaya lang yung conception. Gets mo? Okay, alam, wala naman tayong masamang tinapay, kahit mag-celebrate sila ng Pasko, kasi unang-una, yung Pasko, tradition lang yan eh, di ba? Okay. Sa atin, kung interesado nga, natanungin ako kung ano talaga yung historical Jesus, kailan siya sinilang, ha? Kailan mo kailan?
Ano po, September po siguro. Between October, September, mga ganyan. Kadalasan po September. Alam mo naman yung kalendaryo ng mga audio, hindi ka mukha nun sa atin. Ano po, nung pag September, lumalabas yung mga milkway. Ay, naku, marami nating pag-usapin, kasi habang usapan, baka may makasira pa tayo ng damdamin ng iba. Kasabi ng iba, pagan tradition yan, at nung isang araw, nire-lecture ko yan. Pero hindi ito yung usapan natin, tama? So si Jesus Christ, historically, most probably, sinilang siya September. Pinagli, December. Magbilang ka ng 9 months, mabagsak yan, December. September, diba? Okay, September. So pwede na yan, diba? So, now, may mga tao ngayon, ba't nagsiselebrate? Well, siyempre, historically na naman, compromise yan. Between Christianity and pagan doctrine. Alam mo naman yan, nung unang panahon, diba? Nung bago pala ang Christianismo, saka gusto mo naman Kristiyano na ma-win yung mga pagan, nagkaroon ng compromise. At hindi ko na ikukwento, baka mas sumama na naman lubyo ang Catholic. Tsaka yung mga protest na nagse-celebrate ng Pasko, di ba? At baka matuwain may ibang kulto na makakalaan lang, tama yung sinasabi nila, doctrine nila, kasi binabackup natin. So hindi ng point natin. Pero baka gusto mo kong tanong yung anong detail na nangyari, anong si Jesus Christ pinagli. Kasi si Dr. Kenneth Mabia, interview na ako sa TV, ang itatanong daw niya, ito, pangungunahan ko na siya, ay walang mahalaga yung Pasko, yung death ni Jesus Christ. Ang totoo, parehong mahalaga yun, di ba? Sa isang banda, bagaman di related dito, parang question ng alin na una, itlog o manok. Okay? Pero sa punto ng question na to, parehong mahalaga. Di ba? Parang yung argument na alin na una, manok o itlog, di ba? Pwedeng itlog, pwedeng manok, mga ganun, pwede lahat. So itong si Jesus Christ, mahalaga rin yung kanyang death. Pero mamamatay ba yun kung di sinilang? Di ba? Mahalaga rin yung pagsilang. Kaya lang ang question ni Dr. Kenneth, siguro, alin na mas mahalaga? Okay, kasi lagi niya naririnig sa akin, death, no? Kaya lang, malakip tayo sa death, di ba? Alam mo, ito, wala tayong panahon para mag-explain na, Dick. Detalyado kasi ito, pero sapat na sabihin ngayon, nung si Kristo ipinagli sa pamamagitan ng Holy Spirit, according to the Bible, according to tradition, according to logic, empiricalism, historical, rational, si Jesus Christ ay sinilang sa pamamagitan ng Holy Spirit. Inuulit ko, si Yahweh yan eh. Okay? Nang magkasala na si Lucifer, bumagsak ang universe at saka ang daigdig, nagkaroon ng plan B, yung kay Adam. Nagkasala rin si Adam. Tapos nagkaroon ng tinatawag na yan, redemption history, pasok si Jesus Christ. So, panahon pa ni Adam, nang bumagsak sa kasalanan, nagkakataon-taon na si Jesus Christ, 4,000 years, di ba, Dick? Nagkakataon-taon, nagkakataon ang anghel, nagiging glorified. So, ang tawag doon ay pre-incarnate Jesus appearance, di ba? Yan, mga ganyan. Pero hindi yan ang topic natin. So, tutuloy ko lang ang train ng ating thought, di ba? So, si Jesus Christ, dating Yahweh. Diyos yan eh, di ba? Nagkataon-taon, sinapupunan ni Mary, he became a holy thing, sabi sa Bible. Hindi person, thing, bagay. Kasi naging 23 chromosomes. Note that. Tinawa tayo lang nagkaganitong explanation, okay? Yung 23 chromosomes na yan, parang nanay mo, tatay mo. So, yung itlog ng nanay, at saka yung obong, na fertilized ni tatay, 23 parehong chromosomes siya, sabi ng ibang mga doktor. At, alam mo ba, na yung 23, incidentally, number of death. Kaya na paboritong nilalagay ng mga bata sa likod nila, parang yung mga basketball. James na. 23. Ang 23 death yan. Okay, yung ibig sabihin yan, patunay lang talaga na walang aksidente sa Diyos, pati yung pagkakataon-taon ni Yahweh, no? Ang ibig sabihin, naging holy thing siya. Hindi baga, hindi tao, hindi divine, hindi human. Thing, okay? Hindi pa buhay. 23 chromosomes, kasi ba ang buhay, Dick, para magkaroon ng kameronan, kailangan 46 chromosomes. 23 kay nanay, 23 kay tatay, di ba? Ngayon, si Jesus Christ, nung siya'y maging sperm of God, okay, genete anoten sa Greek, nung siya'y maging magkataon-tao, no? Si Yahweh nagkataon-tao sa sinapupunan ni Mary. 23 chromosomes kay Yahweh na naging ting, holy ting, at 23 kay Mary, ting din yun, tapos nag-meet yung dalawa, at naging zygote, single cell na buhay. May tatay, may nanay. Yan lang yung tatay ni Jesus Christ, hindi si Joseph. Yung ama sa pamamagitan ng Holy Spirit. Nag-gets mo? Yung kay Mary, galing talaga sa buhay ni Mary. Okay? Isang human, isang divine. Okay? Galing sa Diyos. Yes. Okay. So, yun ang unang Pasko. Okay? Yung pagkapagli kay Jesus Christ. In fact, ang history kinoconfirm. Magmula noong 165 BC,
Di ba? Panahon ng mga Maccabees, mga revolt ng mga Udyo, laban sa mga nananakop sa kanila. Halimbawa, siya na Antiochus Epiphanes. Nung ba nagsimula yung tinatawag na Hanukkah? Okay? Yung celebration ng mga Udyo sa pagka... Oh, di ba? Yung rebellion nila against sa forces na nananakop sa kanila during the time of Antiochus Epiphanes, di ba? Remember, 167 BC? Okay. Sinelebrate nila yon at ang tawag ngayon, Hanukkah, sineselebrate nila ng Christmas. Okay, Festival of Lights ang tawag. Directly connected yon sa Pasko ng mga Christian. Or indirectly, should I say. So, para hindi malito yung mga nakikinig sa atin, gusto ko lang sabihin, ang Feast of Festival of Lights connected yan sa conception. So, si Jesus Christ, sa ngayon, pinagdiriwan ng Sangka-Kristyanoan, yung kanyang birthday. Sa totoo lang, tama tayo. Ang kanyang birthday, hindi nung siya ipinanganak ni Mary ng September. Okay? Kundi yung pagkapagliis sa kanya, conception sa kanya, sa mamagitan ng Holy Spirit, which is December. Na umaayon sa celebration ng mga Udyo ngayon na Festival of Lights o Hanukkah. Sineselebrate nila yan every year. Okay? So, sa isang banda, para maintindihan tayo ng mga tao, lalo na yung mga nag-advocate ng abortion sa Amerika, o kaya ng pro-counter-abortion, ang buhay, talaga nagsisimula pagka pinagliyan tao nung nasinabupunan pa tayo ni nanay. Gets mo? Ganun din si Jesus Christ. So, bago tayo umalis sa topic na to, Dick, ito'y sinasabi natin, isang radical pronouncement, nung ipinaglilihi si Jesus Christ, that was the death of God. Through Yahweh. Okay? Hindi si Elohim. Okay? Yahweh. So, kumbaga, si Yahweh, nagkatawan tao sa sinabi po na ni Mary, ang tawag Holy Thing. Nung na-meet yung 23 chromosomes si Mary, naging zygote, naging Jesus. Hindi pa gaano'ng ano yun, hindi pa, Udyo pa yan, okay? Oo, kaya lang officially, after 30 years, so pag sa pagiging Jew, nagpabaptize siya, kayo John the Baptist, officially, nagkaroon ng simula yung work of God sa buhay ni Jesus Christ. Ministry of Jesus Christ sa kanyang earthly ministry. Gets mo? Okay, now, so, yung Pasko, meron ka ba bang question? yung sineselebrate ng mga tao ngayon, dapat conception. Eh, sapagkat wala naman silang Jesus, palagay ko, kaya hindi lang naiintindihan ng history. Walang maglilid sa mga tao para dalhin sila sa ganitong katotohanan. Napasubo sila, naging tradisyon, tuloy nawala ng kwenta. Naging commercial, di ba? Santa Claus na tuloy na bibida. Tama? so, itinutuwid lang natin kasi sa yan, the death of God and the birth of Jesus Christ. Kailan? December. Yung birth conception, ha? Hindi yung pinanganak siya after 9 months. Kasi ang kanyang birthday talaga, historically, as far as chronology is concerned, calendar, September. Okay? October, September. Yun ang probable months. Okay, nakuha mo? Opo. Ngayon, death of God, birth of Christ. Tapos after 9 months, hindi lang si Jesus Christ. Okay, related ito, sasamantalayin ko lang, doon sa John 3:3. And John 3:3, you must be born again, parallel yun. Doon sa conception ni Jesus Christ. Parallel din sa atin, maliban sa church in general, parallel din sa atin, Dick, doon sa 1992 experience ng church na to na kung saan kinonceive siya, pinagliye. Okay? At after 9 months, naalala mo, 27 years? O, 7 plus 2. O, maglalaro muna tayo ng mga numbers. 9! So, after 9 months, 9 numbers. Okay. So, 2 plus 7, 9. So, magmula ng 1992 plus 9 years o 9 numbers o 7 to plus 2, 2 plus 7, ilan? 9! Ibig sabihin ikaw, 9 months ka sa loob ng tiyan ng nanay mo bagka sinila magmula ng pinagliha ka, tama? Okay. So, parang ganoon, parallelistically speaking, yung church na to, sinilang siya, pinagliha. Sinilang talaga, true conception noong 1992. After 27 years, which is equivalent also to 9 months, metaphorically, ngayon pa lang siya talaga naboborn, again, John 3:5, okay, John 3:5 na yon, born of water and spirit, at mahabang usapin to, kaya lang dito ang panahon para i-explain ko, sinasabi ko lang mula kanina, yung Pasko, Dick, conception, birthday ni Jesus Christ, December, September, pero the death of God also, yung conception ni Jesus Christ, gets mo? Tapos mamaya-maya pag-uusapan natin ngayon kung anong connection nung question ni Kenneth mamaya, ni Dr. Kenneth, na alin bang malaga? Birthday ni Jesus Christ. Ano, so parang naintindihan mo, tinuwid ko sa kasaysayan. Ano po, pareho kong
bot na ibig sabihin importante po sa lahat mahalaga. Mahalaga po. Yung celebration. Hindi tayo maligtas sa Panginoon kundi yung Yahweh. The death of God, yung conception ni Jesus Christ. Okay, nahiwalay eh. Si Yahweh na naging Jesus sa Godhood, yung Elohim. Okay? Yan din nga naiintindihan ng mga Christian sa labas, yung emanation na yun. Pero hindi itong panahon, para i-explain ko. Pagkatapos, si Kristo, nag-minister na. Tapos namatay. Nilibing, nabuhay mo ulit, tumakin sa langit, babae yung Holy Spirit. Tama? Opo. O, nagsimula na ngayon na ma-fulfill yung John 3:3, you must be born again. Naunang sinabi niya kay Nicodemo. O, noong araw ng Pentecost, yung church, kumbaga, pinaglihi at the same time, sinilang. Okay? Yung salitang pinaglihi tsaka pagsilang, ginagamit ko halos pareho. Kaya alam, may pagitan, kumbaga sa nanay mo, nung pinaglihi ka, tapos pinanganak ka, 9 months, right? O, dadaling ko na agad sa present time natin. Kasi yung ibang mga kasama natin, nagtatanong siguro, bakit biglang nagbago yung ano, yung kalakaran ng kamalayan? Okay? Dati, simple-simple lang, we are saved by grace through faith, tapos yung assured na yung salvation mo, may works, kaya lang, lahat ng gagawin mo within the church. Okay, so, yun, questionable yun. Pero mamaya ako na-explain yun. Now, punta na tayo sa history ng church na to, na kung saan pang last days. 1992, ito para sa mga ano lang ha, yung mga nagsasubscribe sa atin, na medyo naintindihan nila yung mga nakarang episode. So tutuloy ko kung bakit nagbago yung ating discipleship life ngayon. Tama? So church, sinilang 1992? 1992 po. Okay. Pero, yung silang na yon, conception. Okay? Pinaglihi. Buhay na yung church. Okay? Parang si Jesus Christ, buhay na nung pinaglilihi siya. Parang nung ikaw, buhay na nung pinaglilihi ka ng nanay mo. Tama? Okay. So, in church na to, 1992 pa, buhay na. After 27 years, oh, magpe-play tayo ng number ulit. Okay. 2 plus 7? 9 po. Oh, after 9 numbers, o oh, 9 data, o oh, 27 years, ito, John 3:5 na. Water and Spirit. Yung water, alam na natin yun, di ba? Death, burial, resurrection, ascension, yung Spirit, pasok yung life. Yung genes of God, yung Holy Spirit ng Panginoong Yesus, saka Panginoong Diyos. Tama? Okay. So, isa mga nagtatanong, bakit parang nagsisimula naman tayo? Kasi nga yung chair na to, pumapasok isa sa tinatawag ko kahapon, nag-lecture ako dyan sa SBMA, na progressive illumination based on progressive revelation. Okay? Na proseso. Proseso ang ibig sabihin ng illumination o kaliwanagan base doon sa proseso ng kapahayagan ng Diyos. Ano yung kapahayagan ng Diyos? Gospel. Ano yung illumination? Interpretation sa gospel. So historically, chronologically, itong church na ito, huwag magtataka yung mga nakikinig sa atin. Kumbaga parang ngayon lang tayo sinisilang ni nanay. Kumbaga sa tao. Kumbaga kay Jesus Christ, parang noon lang siya sinisilang ni Mary. Okay? Hindi yung conception. Kumbaga sa second coming of Jesus Christ, parang ngayon na yung rapture, hindi yung second coming. Ibig sabihin, mas malapit ngayon yung rapture kaysa dun sa second coming. O kumbaga, may pinaglili rin yung second coming, di ba? Ah, yung rapture, at meron ding kapanganakan yung second coming. O yun na, ini-equate ko, pinaparallel ko, yung pagkapaglihi kay Jesus Christ ng church, Pentecost, ng church na to, 1992, at saka ng rapture. So, anong ibig ko sabihin? Nag-aantay tayo ng rapture. So, kung naalala mo, Dick, sa Bible, tulad yung pagdating ni Jesus Christ sa babaeng nanganganak. Tama? So, hindi kaya ito na yung panahon na kung saan gamitin natin yung data na yon para sabihin sa ating sarili, sa mga tao nag-aantay sa Panginoon, lalo na sa rapture, eto na, ang church, kumbaga, ngayon pa lang siya isisilang ng nanay, o kaya, ng daigdig na to, na kung saan may Holy Spirit, at siya ngayon ay kukunin na sa rapture. Gets mo? Oh. Anong tinitingnan mo? Orsa ba? Ano po? Fruit of the Spirit. In number 9 po, ibig sabihin, fruit of the Spirit. Baka ang ibig mo sabihin, ng number 9, isang ibig din sabihin, maliban doon sa yung bata, siya na nabuhan sa nanay niya, at itong church na to, after 9 data, okay, numerical data, kumbaga, ngayon palang mamumunga yung church na puspos ng Holy Spirit. Parallel na naman. Mabuti na lalo mo yan. Okay? Isang napakagandang ano yan, illumination. Anyway, so ano talaga ang problema na sinasabi ng mga scholars sa YouTube pag nakikinig ka ng mga debate ng mga atheist at Christian? O kaya mga Christian nag-expose ng kamalian ng church? Alam mo ang kanilang kinalulungkot? Yung Christianity raw nagsimula madugo ngayon mamantika. Ibig sabihin, nagsimula sa pagiging stoic, and then,
they are now living Epicurean life. Oh, kaya nga yung kasabihan na religion are born Stoic and die Epicurean. Naintindihan mo? Magiging sinilang silang Ephesian, Smyrnan, madugo yan, Martyrs for Christ. Tapos nauwi sa Laodicean. Okay? Ah, ibayin mo tayo kasi yung Laodicean Church kinatok yan. Ang bundagdig, ang Christendom kinatok yan, 1990s pa. Ang isa sa mga kinabagan ng Panginoon para buksan ang puso nila, tayo. So tayo ngayon ang overcomer, at ang overcomer, ang ibig sabihin, namatay siya, nilibing, nabuhay maglito, makita siya lang, babae yung Holy Spirit, yun ang katok na kinatok ng Panginoon. Hindi yung kayo, hindi yung programmer again. Okay. Na tayo ang nag-respond, 1992 pa. So ang Holy Spirit ngayon nasa atin na. So therefore, ang bunga niya, after 27 years, so number 9 data, o oh, yung Holy Spirit na sinisimbolize ng 9 number, ngayon pa lang magsisimula. So, balik tayo sa apostasy at saka tinatawag ng lukewarm church ngayon sa bundagdig. Anday lang, kaya ganyan yung mga Catholic, Protestant, mga Christian cults, kasi hindi sila namatay. Hindi sila nilibing. Sila tumanggap kay Jesus, nagsisi kasi, yung iba na bautismo, na binyagan, yun ang kanilang soteriology. Ang resulta niyan, lukewarm Christianity. Yung mga ilang-ilang Christian na naintindihan itong pinag-uusapan natin gospel, lumabas sa established church, sila yung pinagpapatay ng mga established church, either Catholic, Protestant, tsaka yung mga existing established churches. Ang tawag sa kanila, Christian martyrs. So, tayong dudugtong doon. Ibig sabihin, dahil kailangan natin tayong buhay, hindi na yung patay. So, kayong pa lang, kailangan maranasan na natin yung martyrdom, even death of the early medieval Christian na tunay. Gets mo? So, ano yung pinupuntokan nitong uli? Kaya nagkaroon ng lukewarm Christianity kasi ang kanilang basis sa doctrine, hindi death, hindi burial. Pero pagka death burial, mauwi ka sa bunga ng Espiritu, yung pamatok na magana bibigay ni Jesus Christ na kahit pinapatay ka ng mga kalaban ni Satanas, maligaya ka pa rin. Kahit wala kang pera, kahit wala kang business, kahit di ka nag-aral, kahit ikaw pa yung pinakakawawa sa bundagdig, kung puspos ka ng Holy Spirit, abundant life yon. Pamatok ni Kristo na kung saan binibigay niya sa mga lalapit sa Kanya at tingin ng kapahingahan sa kanilang kaluluwa. Tama? Now, so, itong huling araw na to, Dick, na kung saan may konti pang panahon, baka mamaya pa darating yung transformation. Okay, sa buwan na ito darating yung rapture. Tapos, second coming na, yung inaantay na ng mga naiwan. Anong gagawin natin? Kailangan po mag-ready na po na... May message kasi tayo na death burial. Na kapag death burial, wala na yung luma. Resurrection, ascension, nasa langit. Ang nandito, yung Holy Spirit ng Diyos sa kanilang Kristo na kung saan pinapaging anak kanya. Nang layunin mo lang, gawin yung kamukha ng ginawa ni Jesus Christ. Itayo yung kaharian, yung church. Ba, hindi yung pamilya, hindi yung ano, business o whatever. At kung meron ka ng ganyan, pamilya, business, etc., lahat gagamitin mo for the glory of God in Christ by the power of the Holy Spirit by establishing and building and empowering the church. Tama? Okay. Pero pwede ba yun sa labas? Kung gagawin man nila yung peke yun, kasi hindi naka-base doon sa death burial ni Jesus Christ. Okay. Kaya hindi nila magawa yung itanggi lahat. Maral na itatanggi nila, naiwan yung bisyo, parinigaral yung ganito, sex, pera, power, etc. Kaya lang, yung pinubuhag ni Jesus Christ, hindi nila malis. Ano yun? Individualism. Self-centeredness, self-satisfaction, self-aggrandizement. Hindi. At saka yung pamilya na siyang winawasak ni Kristo ayon sa Matthew 10, hanggang ngayon may pamilya sila. O yung business nila, yung lipunan nila. Tama? So, ano yung sa atin? Papatayin ka muna, living. So, kahit anong sitwasyon ka dinatnan, kay single, kay double, kay may isawa, kay aalisin lahat ng ano, ng kalagayan mo. Tama? O yung relationship, lahat ng kategory, aalisin. So, malangit ka, wala na yung luma, may bago na. Yung nandyan, walang inatupag yun, kundi yung kingdom. Kasi namatay siya. Pero yung ibang mga krisis sa bundagdig, yan ang inaasikaso. O sabi nila, yung church, yung kingdom, pero nauwi sila sa amillennial theology. Na parang ito na talaga yung buhay nila, daigdig nila. Kasi di man nila alam, kaya nila ginagawa yung kasi mali yung kanilang gospel. Gets mo? Opo. Ano yung gospel na kanilang pinapaniwalaan? Acceptance and... Ritual. Baptism, binyag, repentance, reformation lang yun. Hindi ibig sabihin... nawasak sila, naluray-luray sila, dinurog sila ng Panginoon, nilibing sila kasi natira pa yung pamilya. Di ba? Na siya nagiging kalaban ng discipleship. So ano yung message natin ngayon? Sabi natin lagi, forsake everything, double blade. Pagka dumaka sa gospel, balikan mo yun, forsake everything.
Diba? Bakit? Last days kasi, tayo lang nakadiscover nitong death, burial. At kailanman, kung nadiscover ito ng mga Christian nung araw, hindi mauwi sa lukewarmness ng Christianity. Magiging, ano siya, radical, hindi siya pwedeng ignorin, diba? Skandalon siya, bagay siya, entity siya na hindi pwedeng ignorin ng kahit sinong emperor, presidente, o sino ang Pilato yan. Tama? Yun ang dahilan, kaya yung mga unang Christian na persecute. Kaya yung mga Christian ngayon hindi na persecute, hindi kasi naka-base sa death burial yung kanilang gospel. So therefore, boy pa sila. At dahil boy pa sila, kahit anong sunod nila kay Jesus Christ, kahit anong preach nila sa mission field, anta silang mamatay, gumawa ng mabuting bagay, nauwi-pilit sa Epicureanism. Nauwi sa pera-pera, nauwi sa lipo-lipunan, pamilya-pamilya, buhay na temporary, mawawala lahat yan. Gets ba? So, i-conclude muna yung usapan natin. Magmula Bethlehem, magmula Sabsaban, hanggang sa panahon ngayon, hanggang sa eternity. Napadda ka, ha? Anong analysis mo, Bill? Kadrian? The church is born. Oh, yun. Ngayon pa lang, kumbaga, naboborn again sa macro level, sa mega level, yung church. So, ngayon pa lang ina-expect ng Panginoon, tsaka natin, dapat mamunga. Pero, in terms of discipleship, forsaking everything muna, kasi naka-base tayo, according to Philippians 3:16, doon sa ganong world view, okay, universe view, na kailangan namatay ka muna, para madali na sa'yo, like, kamukha lang ng isda, madali na lumangoy, ibon, madali na lumipad. Kasi nga, tayo ngayon, madali na nating sundin to kasi meron tayong genes of God. Amen. At pagka nahirapan ka rito, wala kang genes of God, probably hindi ka na born again, at most likely, papunta ka sa tribulation period, mabilis pa sa last 4. Which hindi natin pinagpipray. Pinagpipray natin, lahat na nakikinig dito, maintindihan nila. Yung isyong mabula doon sa tanong mo sa akin kanina, conception, birth, etc. Hanggang dito sa pinag-uusapan natin, reformation, radical change ng church ngayon, kasi pinianda tayo ng Holy Spirit sa pagdating ng Panginoon Jesus, sa rapture. Amen? Amen. O yun, tapos yun na.